Makasaysayang araw po. It's shout time. Noong nakaraang March 20, sumakabilang buhay na si Leticia Ramos Shahani sa edad na 87. Kakaiba sa ibang batang babae ng kanyang panahon. Ayon na rin sa kanyang kapatid na si dating Pangulong Fidel V. Ramos. Our friendly, loving controversies started when she was 3 years old and I was a year and a half older, and she wanted to play with the boys and she wanted to climb the mango tree like I had done. Of course, we quarreled. Anak sila ng isang diplomat, ang dating kalihim ng ugnayang panlabas, Narciso Ramos, isa sa mga nagtatag ng ASEAN. Dito marahil nakuha ni Leti ang kanyang pagiging diplomat. Bilang senador mula 1987 hanggang 1998 at Senate President pro tempore mula 1993 hanggang 1996, ang unang panukala niya na naging batas ay ang Republic Act 6725 o ang Strengthening of Prohibition Against the Discrimination of Women in the Workplace na binansagang Shahani Law. Principal author rin siya ng Republic Act 8353 o ang Anti-Rape Law. Gayun din ang Magna Carta for Small and Medium Enterprises at ng Foreign Investments Act. Sinulong niya rin na muling buhay ng ating mga magagandang ugali sa pamamagitan ng Moral Recovery Program. Ngunit, hindi lamang sa Pilipinas may iniwan si Leti. Noong 1973, noong siya ay nasa United Nations pa, walang nais gumawa ng working draft upang madaling mapag-usapan ang mga karapatan ng kababaihan. Kaya, ipinagawa niya ito sa kanyang assistant na si Mina Falcon at hiningi ang tulong ng delegado ng USSR na si Tatiana Nikolaeva upang sumama sa pag-sponsor nito. Ayun, nasabon siya ni kalihim Carlos P. Romulo. Ngunit, ang kanilang panukala ang naging batayan ng Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women o CEDAW. Ayon kay Ambassador Rosario Manalo. The women of the world today enjoy what is known as the Bill of Human Rights for Women. The whole world owes it to Leticia Ramos Shahani. Ako po si Xiao Chua para sa PTV News. And that was Xiao Time. Thank you.